こんにちは皆さん、お元気ですか？Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at magbihonggo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan paano gumawa ng mga nouns na ibig sabihin paraan ng paggawa gamit ang suffix na kata. Yoroshii desu ka? Hajimemashou. Sa leksyong ito, dadagdagan pa natin ang iyong noun vocabulary sa pamamagitan ng paggawa ng mga nouns galing sa mga verbs na ibig sabihin paraan o estilo ng paggawa gamit ang suffix na kata. Sa Nihongo, lahat ng ito ay isang salita lamang. Halimbawa, paraan ng pagkain. Tabe kata. Estilo ng pag-inom. Nomi kata. O pananalita. Hanash kata. Ang formula na ating gagamitin ay ang conjunctive form ng verb at kakabitan natin ito ng suffix na kata na ibig sabihin ay paraan paano gawin ang isang bagay, estilo ng paggawa. Ang conjugation na ito ay oobra sa halos lahat ng mga verbs kaya napakaganda nitong matutunan dahil biglang dadami ang iyong noun vocabulary. Reviewin natin kung paano gawin ang conjunctive form ng mga verbs. Kung natatandaan mo ang ating 10 basic verb conjugations table, ang conjugation na ating gagamitin sa leksyong ito ay ang conjunctive form ng verb. Paano ba pinoporma ang conjunctive form? Pag alam mo ang mas form ng verb, ilaglag lang ang mas at ang matitira ay ang conjunctive form. Ehemplo, tabe mas o kakain. Ilaglag ang mas at ang matira ay tabe na siyang conjunctive form. Ang yomimas o babasa, ang conjunctive form nito ay yomi. At ang tsukaimas o gagamit, ang conjunctive form ay tsukai. Pero pag di mo alam ang mas form, dito tayo magsisimula sa mga dictionary form o RU form ng mga verbs. May tatlong kategorya ng mga Japanese verbs. Ang category 1 o mga RU dropping verbs ay tinalakay natin sa leksyon 26. Ang mga category 2 o last hiragana changing verbs na tinalakay natin sa leksyon 27 hanggang 29. At ang mga category 3 o mga irregular verbs na tinalakay natin sa leksyon 30. Pag category 1 o RU dropping verb, ilaglag lang ang RU ending ng verb at conjunctive form na ang matitira. Halimbawa, taberu o kakain. Ilaglag ang RU at ang matira na tabe ay ang conjunctive form. Kung category 2 o last hiragana changing verb naman, ang katapusang hiragana ng verb ay gawing I series. Meron tayong siyam na klase ng mga category 2 at ito ang kanilang mga hiragana endings. Kugusu, bumunu, rutsu at tsaka u. Pagporma ng conjunctive form, ang mga ito ay gawing I series. Kigishi, bimini, richi at tsaka i. Basta category 2, ang ending ay gawing I series. Sa limang pinakakumuna na irregular verbs, ang suru o gagawa ay magiging shikata. Shikata o paraan o estilo ng paggawa. Ang kuru o darating ay magiging kikata. Kikata na ibig sabihin paraan o estilo ng pagdating. At ang iku o pupunta ay magiging ikikata. Ikikata na ibig sabihin paraan o estilo ng pagpunta. Ang aru at da ay hindi nagagamit sa kata na conjugation. Ngayon, titingin tayo ng tig-iisang ehemplo sa bawat klase ng verb. Ang translation sa Nihongo ng mga salita ay nakasulat sa ilalim para madali mong matranslate. Simulan natin sa RU dropping o category 1 verb. Halimbawa ang verb na taberu o kakain. Ang conjunctive form nito ay tabe. At kakabitan natin ito ng kata, tabe kata. Tabe kata, na ibig sabihin ay paraan o estilo ng pagkain. Isa itong noun. Gamit sa sentence, halimbawa, turuan mo ako paano kumain ng sushi. Paano kumain ng sushi? May iba't ibang paraan paano kumain ng sushi.
may gumagamit ng chopsticks, may kinakamay, may tinatanggal muna yung isda, sinusubsob sa toyo, ibalik sa kanin at tsaka pa itcha-chopsticks. Kaya ang sentence ni Hongo, sushi no tabe kata o oshiete kudasai. Sushi no tabe kata o oshiete kudasai. Ang sentence ay isang pakiusap at natutunan na natin paano gumawa ng mga pakiusap gamit ang conjugation na te kudasai sa leksyon 39. Ngayon naman ang mga category 2 verbs. Simulan natin sa ku ending. Ang kaku o susulat, ang katapusang ku ay magiging ki. Kaki, ito ang conjunctive form. Tapos kabitan ng kata, kakikata. Kakikata o paraan o estilo ng pagsusulat. Sa sentence, ipapakita ko ba sa iyo paano sumulat ng kanji? Ang kanji, kasi maraming strokes sa pagsusulat at dapat sinusunod ang order ng mga strokes. Ang sentence sa Nihongo, kanji no kakikata wo misemashou ka? Kanji no kakikata wo misemashou ka? Ang sentence na ito ay isang imbitasyon at pwede mong reviewin paano gumawa ng mga imbitasyon sa Nihongo sa leksyon 34. Ngayon, gu ending naman o yogu o lalangoy. Ang gu ending ay magiging gi o yogi. Tapos kabitan natin ng kata o yogi kata. O yogi kata. Paraan o estilo ng paglangoy. Marami kasing estilo ng paglalangoy. May freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly. Ating sentence, ang freestyle o hira o yogi ay ang aking pinakapaboritong estilo ng paglangoy. Sa Nihongo, hira o yogi wa boku no ichiban suki na oyogi kata da. Hira o yogi wa boku no ichiban suki na oyogi kata da. Ngayon naman, su ending. Ating verb ay hanasu o magsasalita. Ang katapusang su ay magiging I series o shi, hanashi. Tapos kabitan ng kata, hanashikata, hanashikata o paraan o estilo ng pananalita. Ating sentence, papag-aralan ko ang estilo ng pananalita ng mga Hapon. Sa Nihongo, Nihonji no hanashikata o benkyou shimasu. Nihonji no hanashikata o benkyou shimasu. Sa bu ending, ating verb ay yobu o tatawag. Ang bu ay magiging bi, yobi, at kabitan natin ng kata, yobi kata, yobi kata, o paraan ng pagtawag. Ating sentence, ang paraan ng pagtawag ng mga aso ay gamit ang pito. May mga pito na mga aso lamang nakakarinig, mga dog whistles. Ang aso ay inu at ang pito ay kuchibue. Kaya ang buong sentence sa Nihongo, inu no yobikata wa kuchibue de shimasu. Inu no yobikata wa kuchibue de shimasu. Ngayon naman, mu ending. Ating verb ay nomu o iinom. Conjunctive form ay nomi at kabitan ito ng kata, nomikata, nomikata o paraan o estilo ng pag-inom. Ating sentence, turuan mo ako ng masarap na estilo ng pag-inom ng sake. Yung sake o ice wine ay pwedeng inumin ng mainit, pwede ring malamig, may mga espesyal na baso na ginagamit. Depende sa klase ng sake, may binabagay din na pulutan. Kaya art form ang pag-iinom ng sake. Ating sentence sa Nihongo, oishii o sake no nomikata o oshiete kudasai. Oishii o sake no nomikata o oshiete kudasai. Sa buong salitang Nihongo, may isang verb lamang na nagtatapos ng nu at ito ay ang shinu o mamamatay. Ang nu ending ay magiging ni para sa conjunctive shini at pagkabitan natin ng kata nagiging shinikata, shinikata o paraan ng pagkamatay. Ating sentence,
lahat tayo ay mamamatay sa iba't ibang paraan. Sa Nihongo, minna wa ironna shinikata wo suru. Minna wa ironna shinikata wo suru. Para sa ating ru ending verb, tsukuru o gagawa. Ang ru magiging ri, tsukuri. At kabitan natin ito ng kata, tsukuri kata. Tsukuri kata o paano gawin o proseso ng paggawa. Ating sentence, ang proseso ng paggawa ng sukiyaki ay simple. Ang sukiyaki ay isang komun na potahe ng mga Hapon. Ating sentence sa Nihongo, sukiyaki no tsukuri kata wa kantan desu. Sukiyaki no tsukuri kata wa kantan desu. Tsu ending naman, motsu o hahawak. Ang tsu magiging chi, mochi. Ikabit natin ang kata, mochi kata. Mochi kata o paano humawak. Ating sentence, papractice tayo paano hawakan ang kuting o koneko. May technique sa paghawak ng mga kuting na hindi ka makagat o makamot. Sa Nihongo, koneko no mochikata o renshu shimashou. Koneko no mochikata o renshu shimashou. Sa u ending, ating verb ay tsukau o gagamit. Ang u magiging i, tsukai. Ikabit ang kata, tsukai kata. Tsukai kata o paano gumamit o paraan ng paggamit. Ating sentence, alam mo ba paano gamitin ang makina o kikai? Importanteng magtanong kung bago ka pa lang sa trabaho at di natin alam paano paandarin ang makina, lalo na yung mga pang-industrial para makaiwas sa aksidente. Sa Nihongo, kikai no tsukai kata ga wakarimasu ka? Kikai no tsukai kata ga wakarimasu ka? Ngayon naman isang category 3 verb, ang suru o gagawa. Conjunctive ng suru ay shi. Ikabit ang kata, shikata. Shikata o paraan ng paggawa. Ating sentence ay isang pinakakomun na expression sa Nihongo. Walang paraan upang magawa. O parang sa Tagalog, ganyan talaga, hindi maiwasan. Wala na tayong magagawa. Sa Nihongo, lahat ng ito ay shikata ganai. Shikata ganai. Palagi itong sinasabi ng mga Hapon kung give up na sila o tanggapin na lang ang sitwasyon. Shikata ganai. Ngayon, dahil ang verb na suru ay nakukumpong sa iba't ibang nouns upang bumuo ng mga compound verbs, pwede tayong gumawa ng ganito. Ang magluluto ay ryori suru. Ryori suru. At ang pamamaraan ng pagluluto ay ryori no shikata. Ryori no shikata. Tandaan na ang shikata ay isa ring noun kagaya ng ryori. Kaya kailangan natin ng particle no sa gitna. Ryori no shikata. Proseso ng pagluluto. Ating sentence, pinag-aralan ko ang estilo ng pagluto ng French cuisine o France ryori. Sa Nihongo, France ryori no shikata o benkyou shimashita. France ryori no shikata o benkyou shimashita. Isa pa ring irregular verb, ang verb na pupunta ay iku at ang conjunctive nito ay iki. Ikabit ang kata, ikikata. Ikikata o paraan ng pagpunta. Ating sentence, ang pinakamabilis na pagpunta sa Kyoto ay ang bullet train o Shinkansen. Ang pinakamabilis ay ichiban hayai. Ang buong sentence sa Nihongo, Kyoto e no ichiban hayai ikikata wa Shinkansen desu. Kyoto e no ichiban hayai ikikata wa Shinkansen desu. Ngayon, titignan natin ang mga komun na verbs na kinoconjugate gamit ang kata. Ang mga nouns na ito ay palagi nating maririnig sa pang-araw-araw na kwentuhan. Simulan natin sa mga category 1 verbs.
Ang akeru ay bubukas. Ang akekata ay paraan ng pagbukas. Kagaya ng pagbukas ng delata o kanzume. Kanzume no akekata. Paano pagbukas ng delata? Ang ikiru ay pamumuhay at ang ikikata. Ikikata ay paraan ng pamumuhay o lifestyle. Ikikata. Ang kangaeru ay mag-iisip at ang kangaekata ay paraan ng pag-iisip o pananaw ng isang tao. Kangaekata. Ang osheru ay magtuturo at ang osyekata ay paraan ng pagtuturo o teaching style. Osyekata. Ang kiru ay magsusuot ng damit at ang kikata ay paraan o proseso ng pagsusuot ng damit. Paano ba isuot? Kagaya ng kimono, mahirap itong suotin. May proseso o kikata. Ang yaseru ay magpapapayat. Kaya ang yasekata ay paraan ng pagpapapayat. Ehersisyo, dieta, magpapalipo ba? Paraan ng pagpapapayat. Yasekata. Ang miru ay titingin. At ang mikata ay estilo ng pagtingin o pananaw ng tao. Mikata. Ang tateru ay magtatayo, kagaya ng bahay o building. At ang tatekata ay paraan o proseso ng pagtatayo. Tatekata. Ku-ending verbs na tayo. Ang aruku ay maglalakad. At ang arukikata ay estilo ng paglakad. Halimbawa, lakad supermodel o beauty queen ba? Ang kiku ay magtanong. Kaya ang kikikata ay estilo ng pagtanong. Magalang ba? Medyo bastos? Harap-harapan mo bang itanong o isulat na lang sa email? Kikikata. Ang hiku ay hihila. At ang hikikata ay paraan ng paghihila. Hikikata. Ang yaku ay paghohorno. At ang yakikata ay paraan o proseso ng paghohorno. Drawing natin ay isang chef na naghohorno ng pizza gamit ang isang traditional brick oven. Yakikata. Ngayon naman mga gu-ending verbs. Ang sosogu ay bubuhos. At ang sosogikata ay paraan ng pagbubuhos. Mabilis ba? Dahan-dahan ba? Gamit ba ang pitcher o imbudo? Kailangan maingat ang mga waiter sa kanilang sosogikata tuwing magbuhos ng tubig sa mga baso ng mga customers. Sosogikata. Ang nugu ay maghubad. At ang nugikata ay paraan ng paghubad. Importante ito para halimbawa sa mga caregivers na magpapalit ng damit ng mga pasyenteng nakahiga sa kama. Nugikata. Su-ending, hosu o magpapatuyo. Ang hoshikata ay paraan ng pagpapatuyo. Halimbawa mga labada, pinapatuyo gamit ang sampayan. Pero pwede rin namang makina o dryer ang gagamitin. Iba't ibang hoshikata. Ang kesu ay magbubura. At ang keshikata ay paraan ng pagbubura. Rubber eraser ba gagamitin o kaya whiteout? Keshikata. Bu-ending, ating verb ay tobu o lilipad. Ang tobikata ay paraan ng paglilipad. Mga insekto, ibon, paniki, eroplano, lahat ng ito ay lumilipad pero iba't iba ang kanilang tobikata. Ang hakobu ay bubuhatin at ang hakobikata ay estilo o paraan ng pagbubuhat. Gagamit ba tayo ng stroller na may gulong o braso lang ba? Hakobikata. Mu-ending, nusumu o magnanakaw. Ang nusumikata ay estilo ng pagnanakaw. Mandurukot ba? Budol-budol ba? Hold up ba?
Nusumi kata. Yomu, magbabasa. At ang yomikata ay paraan ng pagbabasa. Ang kanji ay may maraming yomikata. Halimbawa, ang kanji na ito ay pwedeng basahin bilang hi o kaya nichi o jitsu. Isang kanji pero tatlong yomikata o paraan ng pagbabasa. Yomikata. Ru ending, kiru o maghihiwa. Kirikata. Kirikata o paraan ng paghihiwa. Iba't ibang putahe, iba't ibang kirikata. Kagaya ng paghiwa ng isda para sushi o kaya para sashimi o kaya paghiwa ng karne para gagawa tayo ng steak o pang bulalo. Kirikata. Ang noru ay sasakay at ang norikata ay paraan ng pagsasakay. Kagaya ng pagsakay ng kotse, dapat naka seatbelt. Norikata ng motorsiklo, dapat naka helmet at naka sapatos. Meron ding norikata para sa mga kabayo. Norikata. Ru ending pa rin, noboru o aakyat. Noborikata. Noborikata para ng pag-aakyat. Noborikata ng bundok o mountain climbing ay iba sa norikata ng niyog. Paano ka aakyat ng punong niyog? Noborikata. Uru o magbebenta. Urikata. Urikata o paraan ng pagbebenta. Sa tindahan ba mismo o kaya sa isang online store? Urikata. Tsu ending. Katsu o mananalo. Kachikata. Kachikata. Paraan ng pagpapanalo. Patas ba ang labanan o nandaya kaya nanalo? Kachikata. Utsu o tatama. Uchikata. Uchikata. Paraan ng pagtama. Ang mga sharpshooters ay may napakagaling na uchikata para matamaan ang bullseye. Uchikata. U-ending na tayo, arau o maghuhugas. At araikata ay paraan ng paghuhugas. Kamay ba ang gamitin o dishwasher? Araikata. Ang harau ay magbabayad. At ang haraikata ay paraan ng pagbabayad. Cash ba? Credit card ba? Cheque? Haraikata. Ang magsasabi ay you. At ang ikata ay paraan ng pagkasabi. Polite ba? Brusko? Ikata. Ang warao ay tatawa. At ang waraikata ay estilo ng pagtawa. Halakhak ba hanggang nakikita ang gilagid? O tinatakpan ang bibig at mata lang ang tumatawa? Waraikata. Susumahin natin ang leksyong ito. Natutunan mo paano gumawa ng mga bagong nouns mula sa mga verbs na ibig sabihin paraan ng paggawa ng action. Halimbawa, tabekata. Tabekata o estilo ng pagkain. Ang formula na gagamitin ay ang conjunctive form ng verb at kakabitan ito ng kata, na ibig sabihin ay proseso, paraan o estilo. Sa conjugation na ito, mas lalo mo pang mapapalawak ang iyong verb at noun vocabulary dahil ang conjugation na ito ay magagamit sa halos lahat ng mga verbs. Conjunctive form plus kata. Ang susi upang ikaw ay magiging fluent sa Nihongo ay ang pagpapalawak ng iyong kaalaman ng mga Japanese verbs. Nire-recommend ako itong librong ito na pwede mong orderin sa halimbawa Amazon sa online bookstore. Ang Tuttle's The Complete Japanese Verb Guide. Sa loob ng librong ito ay may mga 400 na mga Japanese verbs at mahigit na 200 na mga compound verbs gamit ang suru. Pag ma-memorya mo lahat ng mga verbs sa librong ito, pwede ka nang magiging fluent. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Dewa, otsukare-sama. Gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary.
Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!